Hello everyone! In this video, pag-uusapan natin yung iba't ibang type ng Facebook ad audiences. Andyan sila saved audience, sila custom audience, and pati na si look-alike audience. And ipapakita ko rin sa inyo over my shoulder kung paano siya sineset up within the Facebook Ads Manager. So makikita nyo yung computer screen ko. And magbibigay din ako ng insights kung kailan siya magandang gamitin. Oh, and by the way, salamat kay Christine Pasqua kasi nagtanong siya how to use po yung custom audience and lookalike audience. So I think dito sa topic na to masasagot natin lahat yan. Para magawa mo yung iba't ibang audience sa Facebook, dito ka pupunta sa Facebook Ads Manager. And from here, pupuntahan mo tong All Tools dito sa upper right corner. Click mo yan at click mo yung audiences. Pagdating sa audiences, makikita nyo merong button sa upper left corner. Itong create audience, pindutin nyo yan at dyan nyo makikita yung saved audience, yung look-alike audience, at yung custom audience. Para makapag-create ng saved audience, i-click natin to. And dyan, makikita nyo yung loob ng saved audience kung saan pwede nyo makonfigure yung demographics and yung interest targeting ng na gusto nyo. Ayun, this is very important bago ka mag-run ng ads mo. Para masiguro mo na pasok dun sa ideal demographics mo yung natatarget ng ads mo. Otherwise, baka, for example, skincare na pambabae or makeup yung product mo, pero dahil hindi mo to sinet, meron kang all sa gender, so pati lalaki na ta-target mo. So, and including yung location. For example, ang business mo lang is within Metro Manila, pero ang tina-target mo is buong Pilipinas. So, doon, mali na rin yun. So, run through natin to. Isa-isahin natin from top to bottom. Unang-una, yung audience name. Usually, ito actually hinuhuli ko, no? Kasi nakarelate yung pangalan na nilalagay ko dyan dun sa napipili ko na audience. Mamaya, papakita natin. Babalikan natin yung part na yan. Dito naman, sa custom audiences, pwede mong piliin yung mga nagawa mo na na audience. So, pag binalikan natin to, makikita mo, merong custom audience at saka look-alike audience, di ba? So, dyan, kung meron ka nang nagawa na ganun, pwede mo rin silang piliin dyan. Ayan, no? Ito yung look-alike, ito yung custom audience. So, sa locations naman, siyempre, kung ano yung target mo na demography o yung location. So, kung Philippines ang target mo, then, yan, sama mo yun sa dyan. And don't forget na, i-click tong drop-down menu kasi pipiliin mo dyan kung people living in or recently in this location. Ibig sabihin, matatarget mo lahat ng mga nakatira doon, pati yung mga bumabiyahe doon o nagbabakasyon doon, basta pumasok sila doon sa location na yun, pwede mo silang matarget ng ad. Or ito yung second option, people living in this location. Ibig sabihin, yung talagang nakatira doon. O people recently in this location, yung mga nabiyahe doon sa location na yun. And lastly, people traveling in this location. Yung actual na nagta-travel dito sa location na yan. At merong note dito, most recent location is within the selected area but whose home is more than 200 kilometers away. So, depende na yan sa type ng business mo rin, no? Pipiliin mo yung option dito. Kasi kung, halimbawa, local business ka, dapat living in this location. May ino-offer ka na service. For example, dentista ka. Meron kang dental clinic. Siyempre, people living in this location, yung ideal na settings for you. Ngayon, kung ikaw ay isang
Airbnb location, for example, or coffee shop. Siyempre, hindi people living in this location lang yung maganda mong i-target. But, pati yung mga actual na nagta-travel sa location na yan. So, pwede mong ipiliin to. People traveling in this location. So, ito, pag 200 kilometers away kasi sobrang layo na niya, no? So, ito, pwede mong piliin. Okay? Or, itong number one. So, pag ganun, ideally, actually, number one ang pipiliin ko. Kung related dun sa mga traveler yung negosyo mo, ito yung pipiliin ko, either itong pangatlo o itong pang-apat. Anong magandang example niyan? Yung mga tourist spots. Ito ang magandang piliin nyo. Kasi pagka-local, usually yung mga local, sila yung mga hindi masyadong tumatangkilik nung tourist attraction sa lugar nila. Kagaya ko, taga-Antipolo ko, dito na ako lumaki. Pero marami pa akong di napupuntahan dito sa Antipolo, no? Like yung hinulugan taktak, di pa ako nakapunta dyan. I know, it's weird, pero you get the point, di ba? Ang usually nagpupunta dyan, yung mga hindi taga dito. Okay, moving on sa next. Yung age. Ito. Oh, teka, I think meron akong di na set dito, no? So, try natin, no? Ilagay natin yung Metro Manila dito. Tanggalin natin yan. Let's say Marikina. Okay? Meron, pag yung per city lang yung target mo, meron siyang ganito, yung radius. Yan yung settings niyan. So, kung local business ka, ito yung gagawin mo. Kunyari, Marikina lang business mo, no? Nagki-cater ka lang. Yan, within 10 miles of Marikina. Yan ay yung minimum kasi nasa set mo. Hindi mo pwedeng ilagay na 5 eh. So, minimum niya is 10. So, maganda na siniset mo yan na ganyan. Kung local business ka, ha? So, next. Yung age. Siyempre, kung ang kinikater mo, ang ideal target audience mo is, let's say, 30 and above. Siyempre, dito may kukonfigure, no? Tatanggalin mo na yung lahat ng below 30. Let's say, yung target mo, 30 hanggang 45. Set mo na yan dyan. At puro, let's say, puro lalaki lang. Pipiliin mo ngayon yung men. Sa language, usually, iniiwan ko na yan na blank. Unless, target mong audience, yung mga nakatira sa Pilipinas, pero let's say, mga Koreano na nakatira sa Pilipinas. O yan, pipiliin ko yan dyan. Pero pag hindi, hindi naman ganyan yung case, I usually leave it as blank. Tapos, dito sa ilalim ng languages, dito na yung tinatawag na detailed targeting. So, tsaka yung demographics nandyan, interests, and yung behavior niya. Halimbawa, ang target mo sa Pilipinas is yung mga mahilig sa K-pop, for example. Ayan, napipili yan dyan. Oh. Ang target mo, ideal customers mo, pwedeng nasa mahilig sa volleyball, for example. Ayan, nasa-set dyan. Pati yung profession, kunyari, mga doktor ang target mo. Ayan, pwede siyang mapili dyan, no? Education level, doctorate, pati yung trabaho, pwede, no? Medical doctor. Ayan, job title, pedya. Okay, medical doctor, MD. So, ayan, naseset lahat yan dyan, no? And alam ko yung ibang mga brands, nagtatarget sila ng broad. Okay din naman yun, lalo kung malaki yung budget mo. Pero kung hindi naman, mas okay na mag-set ka talaga, hanapin mo yung okay na audience for you at i-test mo yan. Dahil dyan mo makukuha yung mga small wins. And even yung nagtatarget ng broad o yung BANT, tinatawag na BANT method, meron pa rin yung mga audience yun na naka-configured dito. Kasi yun na yung mga easy and, alam mo yun, easy wins yung mga yun. And it helps
your campaign gather data na magagamit mo rin dun sa BANT na kung tawagin. So, kaya BANT yung tawag kasi broad audience, no targeting. Yun yun. So, pagka na-configure mo na siya, ang last na gagawin natin is papangalanan natin siya. So, ako usually related dun sa napili ko yung magiging pangalan ng audience ko. Okay? So, example lang, no? Oops. Audience number 1. Yan. Marikina. Tapos, pwede kong lagay natin yung age. 30 to 45. Oops. Tapos, kung ano yung nilagay ko na dito, yung targeting. May men pa pala. Men. Tapos yung targeting. Kung let's say doctors. And etc. Kung ano pa. Yung sinama ko dun sa dito. Sa detailed targeting. And then, click mo tong create saved audience na yan. Pagka okay na siya. And you'll be all set. So, ganyan lang mag-create ng saved audience sa Facebook. So, close natin to. Pakita ko naman sa inyo yung custom audience. So, dito, punta ka uli dyan sa create audience. Nasa audience pa rin tayo, no? Inside Facebook Ads Manager. And click natin tong custom audience. So, dito, iba-iba yung sources. So, merong dalawa. Yung galing sa sources mo at yung meta sources o yung native sa meta, okay, Facebook. Doon sa sources mo, andyan sila website. Sila app activity, catalog, kung meron ka ang customer list mo, ibig sabihin yung mga listahan ng existing customers, andyan yung pangalan nila, email address, phone number, and etc. Pwede mong i-upload dyan para makapag-create ka ng custom audience at makapag-run ka ng ads na tina-target sila. And offline activities dyan din sineset. So, dito kay Meta Sources naman, yan yung mga native sa platform ni Facebook at ni Instagram. So, kung may video ka na ginamit mo siya, nirun mo yung video views, so, pwede mong i-create yung mga nag-engage dun sa video na yun. Kasi, ang manonood lang naman ng video na yun, let's say, meron kang service, dental service, for example, no? And then you are giving value about dun sa kung, let's say, paano, ano yung procedure sa paglagay ng braces. Ayan. Ano yung mga i-expect ng mga magpapalagay ng braces. Yan yung mga ganyan. So, ang manunood kasi niya, no? Imagine mo kung 2-3 minutes, even 5 minutes, even 10 minutes na video yan. Ang manunood niyan, eh yung mga nag-iisip most likely na magpalagay din ng braces, di ba? So, ayan. So, yun yung isang way kung bakit mahalaga na. So, kaya napakaganda na nag-create ka ng custom audience mo kasi warm na kung turingin yung audience na yan. So, kung balikan natin yung sales funnel, ito, no, nasa consideration stage na sila pagka pinanood nila yung video na yan. And likewise, no, pag itong ibang sources, for example, itong website, yung mga nag-engage sa website mo, view yung mga products mo, for example, kinonsume yung content, mga web pages mo doon, yung content mo sa website, syempre, matuturing mo rin yan na warm. Kasi wala namang magbabrowse at magbabasa niyan kung wala silang interest. Same with app activity catalog, no? Itong customer list mo, syempre, existing customers na yan. So, may tuturing mo na talaga na warm yan. Sa meta sources, ang dami pang iba, no? May lead form, instant experience, AR experience, no? Instagram events, on Facebook listings, shopping. So, napakadami nung native dun sa Facebook o meta sources na pwede mong magamit. So, depende na yan sa nilaran mo na campaign kung ano yung pipiliin mo. Kung, let's say, Instagram ads lang yung ginagawa mo o yung mga
gusto mong i-target lang yung mga nag-engage dun sa Instagram mo, then pwede mo itong piliin. Kung may events ka, nag-engage dun sa event mo, ito yung pipiliin mo. Ganun din, pag dun sa, pagdating sa Facebook page, no? Ganun din siya. Pakita ko sa inyo, no? Siguro unahin natin itong video source muna. Okay, pakita ko lang yung loob niya. So, ayan, kung mapapansin nyo, mapipili nyo dyan, kung ano yung percentage, no? May, pati yung kung ilang seconds, no? O yung through play na kung tawagin. Ito, para sa mga ads, usually na maiksi lang, no? So, ito naman yung ito ginagamit usually pag doon sa medyo mahaba-haba siya. Kasi, like yun, sa dental example ko, di ba? Ang manonood lang nung about doon sa braces is may interest. So, mapifilter mo siya by 25% ng pinanood, 50, 75, and hanggang 95. Siyempre, yung 95, sila yung pinaka-warm kung turingin. So, ganun lang. Pag pinili mo siya, let's say ito, ayan. Tapos, pipiliin mo dito yung video. Kung ano yung video na ginamit mo. Okay, tapos yung retention, kung gaano mo katagal gustong i-factor in yung time frame na nag-engage sila dun sa video mo. So, ganun lang siya ginagawa, no? Balik tayo. So, sa website, at itong dalawa lang siguro yung pakita ko, no? Video tsaka yung website. I-next natin, ganito yung itsura niya sa loob. So, ayun. Ito kasi wala pa palang naka-install na Facebook Pixel. So, makakapag-run lang ako pagka meron na naka-setup. So, pakita ko sa inyo yung talon ako sa ibang account ko. So, ito guys, dumalon ako dun sa isang client account ko para mapakita ko sa inyo. So, yan. Ito yung source. Pagka na-install siya at na-verify yung domain, mas maganda. So, okay na. Pwede mo nang ma-set itong custom audience para sa website. So, all web visitors, ang retention, nasiset mo rin yan. And yung audience name. Pwede mo rin itong i-filter, no? Na, kunyari, meron kang very important pages at tinatrack mo siya. At alam mo na pag binisita niya itong specific pages na ito, makukonsider ko sa talaga na very warm. So, isiset mo siya dito. Pwede rin siyang maset by time spent dun sa website mo. Meron ding from your actual na events na kinonfigure mo sa events manager. So, pwede natin itry itong people who visited specific web pages. So, ilalagay mo yan, no? Yung web URL mo, pwedeng exactly, merong dun tayo sa container na lang. For example, order confirmation. So, meron siyang laman na ganyan dun sa kanyang URL. So, pwede yun. Pwede mo nang i-save yun as a custom audience. Okay, so move on tayo dun sa lookalike audience naman. Again, same process, doon pa rin sa audience inside Facebook Ads Manager. Dito tayo pupunta. And then, kiklik lang natin yung lookalike audience. So, ito, parang scaling siya, no? And, i-utilize mo yung machine learning ni Facebook para hanapin niya yung similar audience doon sa i-input mo na audience source dito kay lookalike audience. So, dito, pwede kang pumili nung select your source. Ito, yung source mo nga, no? Para dun sa pagpipilian niya na hindi pagpipilian, na pagbabasihan niya ng kanyang lookalike audience. For example, meron kang yung kanina, di ba? Meron sa custom audience na customer list. So, pwede yun. Kasi ibig sabihin nun, ito yung mga customers ko, no? Sabi mo kay Facebook, sila yung ideal customers ko. Meron akong ito, listahan ng at least 1,000. So, hanapin mo Facebook yung mga kaparehas itong mga to. So, ganun siya. Ganun siya nag-work, no? So, gagamitin ni Facebook yung machine learning niya para hanapin yung similar, very similar dun sa audience mo. At na-filter mo siya by country. Like ito.
And pwede mo rin siya ma-filter dun sa kanyang by percentile. So, yung top 1, siyempre, yan yung pinaka potent kung tawagin, no? So, ito, yan, create new sources dito. Pwede mo, ito, customer audience, custom audience with value, customer value. Ito yung custom audience. So, pag naset mo na, pwede mo piliin yung country, Philippines. O kunyari, you're going international, magbebenta ka, let's say, sa Thailand din. So, yan, pwede mo rin siya mapili dyan, no? So, very important na to pag nagtatry ka na mag-scale nung campaign mo. Pero hindi mo siya magagamit kung wala ka pa nakukuha na conversions. Hindi mo pa nabusog ng conversion data si Facebook ad account mo. Okay, so i-relate uli natin sa funnel para mas ma-appreciate nyo. So, sa taas, si awareness. So, dyan mo usually sineset si saved audience. Okay, ito. Itong saved audience na to. Pero, dahil pagka na-configure mo na yung itong mga ito, yung itong detailed targeting, minsan nakakuha ka ng warm audience dyan. At saka yung nandun, either nandun na sa consideration at or sa conversion stage na. Dahil doon, dahil sa tulong nitong itong saved audience, yung mga settings dyan. Okay, so dito naman sa consideration, dyan mo na masasabi na andyan sila yung video views. No, yan yung kaya custom audience. Kasi pagka nag-engage sila, any type of engagement, no? Nag-engage sa website, dun sa, yun, nag-message dun sa Facebook page mo, warm na yun eh. So, pwede ka na ngayon mag-target ng another ad na doon na yung offer mo o meron kang discount coupon para ma-push mo sila na mag-convert. At doon na yun, dito na sa conversion yun. So, pagka ulitin natin dito, save audience. Teka, wala pala akong marker, no? So, dito, save audience, warm. So, pinapakilala mo yung business mo at saka kung ano yung nagagawa nung product mo para sa buhay nila o na natitrigger mo yung emotion nila para maisip nila subconsciously na kailangan ko tong product na to, ah. So, pwede rin ganon. And then yung mga nag-engage dyan ngayon, iipunin mo ngayon dito. So, nasa consideration stage na sila. And the way na maipon mo sila within Facebook ads is by, eto nga, creating custom audiences. And then, pag naipon mo na yun sila, and then, meron kasing mga hinahabol na data, no? Kailangan mo ma-reach yung certain number of data. Magpopulate yan pagka na-set up mo na itong custom audience. At pagka na-reach mo na yung required amount ng data na yon, pwede mo nang ma-target yung mga audience na yon by setting up an ad. And then, dun sa ad targeting mo, sila yung isa-set mo. At pagdating dito, bali, dito na yon, no, sa bottom of the funnel. So, hopefully, na-appreciate nyo tong topic natin for today. And that's how you create yung different audience type dito sa loob ng Facebook ads. So, yun lang. And I'm looking forward again to see you on the next one. If you find this video helpful, please smash that like button. And if you have any questions or suggestions, feel free to comment them below. And for more content about digital marketing, just like this one, consider subscribing.